gusto mong makatipid, siyempre naman, kahit sino naman yung tanungin mo, pagka bibili ka, natural, dun ka sa sasaya yung bulsa mo. So ngayon, yung pag-usapan natin tungkol sa pagbili ng yero. Kung saan tayo makakatipid, kung sa natural ba, o yung cut size na available sa hardware, o kaya yung customize yung long span. Iahambing natin kung saan dito yung mas mura. Okay? So, ano nga ba yung dahilan kung bakit ako, papabor ako dun sa long span? Bakit? Kasi ganito yan. Yung corrugated, ang coverage niyan, 0.60, 0.63. So, pagka yung side lapping mo, yung sa side, dalawang kurbo. So, yun talaga ang dapat. Kasi pagka isa lang, may posibilidad na pasukin niya ng tubig. Kinalaunan. Okay? So, yun ang tip ko sa inyo. Pagka dalawang kurbo, yung kinain mo, pagka yung patong, 0.63. ang coverage niyan. So, kung tatlong piraso sa 0.63, ang malalatagan niyan 1.8 something meters. Sabi natin 1.8 lang. 1.8 meters. Hambing natin sa dalawang long span, yung rib type. Kahit doon na lang ako sa hindi malapad. Sa 1 meter lang. 1 meter yung coverage. So, yung dalawang long span, 2 meters. Kumpara mo sa tatlong corrugated. Tatlong piraso ng corrugated. Dalawa sa long span. Okay? Kumusta naman kaya yung presyuhan niya? Sabihin natin, compute natin sa 12 feet, 12 pie. So, ang presyuhan niyan, may git 500. Pero hindi pa yan kagandahan yung kapal niya. Pagka naapakan mo, medyo na yuyupi. So, sabihin natin 500. Sa tatlong piraso, total niya 1,500. Doon sa long span, ang per meter niya, pagka malapad, yung 1 meter ngayong lapad, kumapatak yan sa 240. Yan yung bigayan pa sa ano, sa mga supplier. Pero ako may napagkukunan ako ng mas mura dyan. So, doon muna natin i-compute sa 240 per linear meter. So yung 12 feet, 3.66 meters, multiply mo sa 240, papatak yan 878 something. So, gawin na natin 900 times 2 dahil dalawang piraso, magiging 1.8. So, may difference yung 300 pesos kumpara mo sa yung 1.5 ng ordinary. Pero ang kaibahan lang nito, itong rib type kasi, kahit sabihin natin under gauge siya, 0.35, 0.36, yan yung sukat pag kinaliper mo. Makapal pa rin yan kumpara mo sa masyado ng commercialized na yung tigpa 500 na yan. So kung ikaw yung may-ari, ikaw ang magpapalagay ng yero. Kung ako, para sa pananaw ko, doon ako sa
300 lang naman yung diferensya eh. Doon ka na sa riptide. Dahil magiging panatag yung loob mo. Kasi kung papansin ninyo, itong ordinary na tao, tulad ng nabanggit natin kanina na medyo manipis talaga yan. Kapag naapakan mo, parang mayuyupi. So, baka pag dinaanan niya ng bagyo, mapunit lang yan. So, doon sa riptide, kahit mahal ng konti, pero yung kalidad na andoon, kumpara mo dito sa nakamura ka nga. Kasi no na yung 300 pesos kung hindi naman magiging komportable yung kaisipan mo pagka may dumadaan bagyo, di ba? So doon na tayo sa kunti lang naman ang diferensya, doon na tayo sa riptide. Yan yung tip ko sa inyo, para baka sabihin nyo mahal. Pero kung susumayin nyo, kung halimbawa malaki yung malapad yung lalatagan nyo, halos magpapantay yung presyo niya. Kasi 1.8 meters yung tatlong piraso dito sa riptide. 2 meters, dalawang piraso lang. Kung malapad pa nga yung makukuha mo, yung pinakamalapad, yung effective coverage, 1.07, mas makakatipid ka. At kung mahaba naman yung lalatagan mo, halimbawa, hindi na kaya ng 12 feet, so magdadalawang piraso pa niyan. Kasi wala namang nabibiling 14 feet sa hardware. Ngayon may lumalabas pero bibihira. Talagang hanggang 12 feet lang pagka ordinaryong hiero. Pero may pintura na din yan. So, sa madaling salita, pagka mahaba, yung end lapping yan, yung lugtungan sa lulo, babayaran mo rin yan. Kasi hindi naman pwedeng ganyan yung dugtong niya. Talagang mag-endlap yan, mag-overlap yan. Okay? So yung overlapping niyan, babayaran. Samantalang kung long span, kung customize, diretso yan. Kung halimba 14 feet, diretso yan. Doon ka makakatipid. At sa side lapping, yung end lap, saka side lap, doon ka makakatipid. Pagka malaki yung lalatagan mo, yung lalagyan mo ng hiero. Okay, so sana nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong ideya kung ano yung pwede nyong bilhin pagka magpapalagay na kayo ng hiero. May kalidad. Huwag dito sa nakatipid ka nga. Pero tulad ng sinabi natin, may parang hindi panatag yung loob. Okay? So, sana nakatulong. Salamat po.